pa, dito na naman tayo sa panibagong vlog natin, no? Pero first vlog pa lang natin to. Ngayon, may padala sa atin si World Balance, no? Hindi pala padala. Binili ko pala. Napagastos pala tayo, ano? Siyempre, pinag-ipunan natin to. Matagal nating nakita pa lang natin to sa mga advertisement. Ano, pinag-ipunan na natin. Tinry natin konti-konti mag-ipon. Kasi hindi naman tayo ganun kayaman eh. Pero palang araw. Yeah! Baka naman, World Balance! So, yun na nga, no? Mag-unbox tayo. So, in-order ko siya November 29. Kung di ako nagkakamali. November 29. Tapos napadala siya sa atin ng December 2. So, ngayon, December 3. Ngayon natin bubuksan. Excited na ako kasi sabi ng World Balance, limited edition nga lang daw ito. No? So, limited lang yung ginawa nila, kakunti lang, no. So, isa tayo sa nakakuha. So, tara. Sabay-sabay natin buksan. Excited na ako. Cutter, nasa ba yung cutter na? Nasa yung cutter natin? Nasa na yun? Ay, ito pala. Ito pala! Nasa tabi ko lang pala. No? Sobrang na-excite ako eh. Kaya nalimutan ko yung cutter kung saan nakalagay. No? Pwede natin buksan. So, sealed na sealed pa siya. Makikita nyo. Pinasira ko lang yung ano. Tinignan ko lang. Pinasira ko lang to. Kasi pinapicturean ko sa kapatid ko. Kasi baka nga mali naman yung pinadala sa akin. Sayang naman, no? Kawawa naman yung totoong may-ari. Kung saan yung mali yung napadala. So, try natin buksan. Yun! Ah! Nag-iina ako. Galing ako sa trabaho, eh. So, tinry kong mag-vlog ngayon. Balit siya ng bubble wrap. So, salamat, World Balance. Kasi iningatan talaga, no? Binalot ng bubble wrap. Tapon natin. Yeah. So, yan. Nakasulat. Galing sa World Balance. Andito yung price. So, andito yung address namin. Pangalan ko. Yan. Pinadala ng Ninja Van. Isa natin. Tanggalin muna natin ito. Sabi natin, baka mayroon previous pala, di ba? Okay, nanalo ako sa prep sa ano. Wala, papel lang. Walang previous, walang kahit ano, papel lang. So, first time ko mangolekta ng sapatos. Pangarap ko talaga mangolekta ng sapatos. Kaso, wala pang pambili. Kasi nag-aaral pa, di ba? Imbis na umingis ang magulang. Ngayon tayo ko nalang magkatrabaho. So ito yung pangalawa ko na siya sa collection. Yung una gagawin din natin ng vlog. Ano din yun? World Balance din. World Balance. Bubble na ka. Yan! Tingnan natin kung di nasira yung karton. Pakain na ng kapatid ko eh. Oh, yeah. Ingat lang. Ito ka madali. Oh, yeah. Diyos ko. Yun. Yeah. Nakikita mo na siya, mga kaibigan, mga kasyupa. Ito na! Yun, oh! Scottie Thompson, mga kaibigan. ST1, ano? Maraming nambabash dito sa sapatos na to kasi ba't daw si Scottie Thompson yung ginawa ng
ano, signature shoes ng World Balance, ano. Magkaiba naman yung ano, personal na buhay sa karir, di ba? Sa personal na buhay niya, dali pa kayo laman, liyakan natin yun. Nung tayo sa karir niya. Basketball, magaling siya mag-basketball. Kaya, ginawa siya ng signature shoes. Sabi nga lang iba eh. Ano? Iwan pati boy, girlfriend. Hindi pre. Hindi. Huwag gano'n. Huwag tayo mag-ilahan pa baba. Ano? So, ito na siya. So, try natin buksan. Magnetic. Totoo nga yung sinabi na iba. Magnetic. Maganda naman yung box. Mamamahalin. Wala namang sira. Yun lang. Tingnan mo lang. Meron may mga puti-puti dito. Yan. Firma ni Scottie Thompson. Ito yung Never Say Die. Di ba? 8002. Ang alam ko nito. Ano to ng... Kung... yung kung saan lugar si Lice Cati, yun ata yun. Code ng lugar ng Lice Cati, 8002. Size 41 siya, mga kaibigan. Hindi ko alam kung kasya to sa akin. Hindi ko naman siya isusuot. Size 41, red, Scottie 1, red, white, 41, US 8. Yun. Hindi ko naman siya isusuot eh. Talagang collection ko lang. Gusto ko lang tingnan, i-display, gano'n. Yan, bubuksan ko na. Yun, no? Wow! Ganda, mga tropa. Ganda, grabe. Ngayon na tayo sa sapatos. Dito muna tayo sa mga ano. Tingnan mo naman. Tingnan mo mga shoe pa. No. Mga picture ni Scottie. Yun. Ito yung sinasabing coach niya eh. Yung malaki yung ginampanan ng coach niya sa buhay niya. Sa karir niya. Ayos. Hindi ko alam kung sino to. Siya ba to? Ha? Taekwondo? Scottie number 6. Yun. Bata siya ng bata. Hindi ako sure. Char. Yun. Mabawasan natin agad. Hard work, discipline, faith. Ng mga kaibigan. Hard work, discipline, faith. Yan daw yung pinagukulan niya ng pansin. Tapos ito, meron salita dito. Legends are just about championships. Ha? Blah, 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 blah. Ayos. Begin your legend. Iga ka. So, simulan natin pang vlog, di ba? Begin your legend, eh. Eto. Yan, may paliwanag dito. No, hindi ako magaling mag-explain ng mga parts for sa sapatos. Kasi, una sa lahat, hindi po ako talaga magaling mag-review ng sapatos. Ang gusto ko lang talaga tingnan niya yung design, no? Tsaka yung sa comfort. Yun lang talaga ako. Pag nakita ko maganda yung design, yun na. Gusto ko nang bilhin. Kasi hindi ko naman siya sinusuot eh. Ang ginagawa ko lang sa kanya, tinititigan ko. Tapos, halimbawa, nagsawa na ako. O kaya yung nakita ko yung sapatos, eh, parang gusto ko na ibenta. Kasi wala ko ng pera. Ipibenta natin, di ba? Tulad ng ibang mga ano, tulad ng mga ibang vlogger ng sapatos, sila Arlo Ople, sila Big Boy Cheng, nangongolekta sila, tapos at the same time, binibenta nila. So, yun. Meron dito, explanation ng sapatos. Parang malaki sa paa ko to. Size 7.5 lang ako eh. Ay, kung sakit nun. Size 7 lang ako eh. 7.5 ito, size 8. Sana kaya. Eto na. Eto pa yung isa. Yun o. Ang dalawa na. Stig. Stig, man. Ang saya ko kasi limited edition nga lang, konti lang yung meron, tapos isa pa ako sa nabigyan, di ba? Kaya masaya ako. Isa pa ako sa mga nakabili. Tinuloy ko sa online, wala na. Ewan ko lang kung sa Manila kung meron. Sa market daw, meron pa nabibili na to. Ewan ko lang sa ano kung meron pa ngayon. Sabi nila, meron pa daw. Ewan ko kung sa panahon sa ngayong araw na to, ngayong pecha, hindi ko alam kung meron pa. So, yun.
Adik. Ang sarap titigan mo, kasupa. Grabe. Tingnan niya naman. Akala ko nito, nung saan pinapanood ko sa mga ano, video, akala ko nito manipis. Yung makikita yung paa mo, hindi pala. Makapal pa siya sa loob, oh. Hindi pa makikita yung paa mo. Pero tela siya. Breathable naman. Napapansin ko. Ah, ito, dito. Ito na, nakita na yung paa mo dito. Sa ano niya, sa dila. Kumbaga. Pero wala siyang dila, straight lang siya. Hindi ko alam ang tawag dito eh. Basta bumili na ako, nagandahan ako eh. Aksan, ano tawag, ano? Aksayador ba yun? Ano yun? Gastador, aksayador. Gastador, di tayo gastador. Kinagipunan natin ito mga lodi. Hindi naman tayo bibili kung wala tayong pera, di ba? May pinagmamalaki si Scotty Thompson, yung sold down nito, ibang-iba. Yan nga natin yung korte. Pwede mo matanggal. Pwede mga lodi, mga syuka. Pwede matanggal. Yo! Ito daw yung sound niya. Ang ano, hugis arco. Nung nakita ko to sa vlog ni Marquez, nung kasama niya si Scotty Thompson, nakita ko nga, parang arco. Sabi ko, parang nipis naman nun. Nung paddings, nung sole. Hindi naman pala manipis. Medyo makapal. Ito, manipis to, mga lods. Manipis. Pero itong ilalim, medyo makapal. Hindi ko alam mo, ilan ng kapal nito eh. Tapos, di ba wala na siyang sole, wala na siyang paddings, wala na siya nito. Malambot pa rin yung ilalim niya. Malambot pa rin mga tropa, mga kasyupa. Malambot pa din. Hindi na ako nagbabasketball eh. Ewan ko ba't basketball shoes bili ko. Ang ganda kasi, ang ganda tingnan eh. Nadala siguro ng height eh. Yun, no? Balik natin. Ang hirap ibalik. Nasira ko na ata. Yun, nabalik ko na. Yun, no? Mamaya natin subukan. Yung ano naman niya, sintas, hindi siguro... Hindi naman madulas yung sintas niya. Hindi agad-agad ma tatanggal pag sinintas mo. Di ba meron kasi mga sintas yung madulas. Yung kusa siyang natatanggal. So, ito hindi naman. Hindi naman. Sa tingin ko. Ang ganda talaga. Mas makikita natin dito sa likod. Oh. Oh, discipline. Hard work. Di ba faith? Mga naka-emboss dito. Tapos SI. ST pala, SI. ST mga lodi ba? ST. Yan. Kalaw. Yun na, tapos nandito yung price. So, price nito $3,499 na din. Ganda man. Nasayahan ako sa sapatos. Man. Para sa signature shoes na ganito ang mura, di ba? Kasi yung ibang mga signature shoes ang mamahal. Di ba? Yung local brand siya, oo, hindun na tayo. Tapos, ano din, PBA player din. Tapos may signature shoes. Tapos 3-5 lang. Grabe naman, saka naman nakakita ng mga lodi. Ah, ito yung sinasabi nila. Ano tawag doon? Yung pag daw bigla kang hihinto pagilid. Yung gawagan ng makuha pagilid. Dito daw yung support. Diba? Support sa paa natin para hindi tayo matapilok. Ayos. Totoo lang, hindi ko susuotin ito. Tititigaw ko lang talaga ito. Hindi ko gagamitin. Tititigaw ko lang talaga. Promise. Tapos pagka, halimbawa, mataas na yung value. Ano, pag-iisipan natin kung ibibenta natin, syempre. Saan tumakas value nito sa inaarap? Hindi lang tayo pangkaraniwang correct. Collector, ano,
Nangungulit tayo kasi bibenta na din natin ito balang araw. So, balang araw pa tayo kikita. Maghihirap muna tayo bago tayo kumita, syempre. Yan talaga yun. Buhay reseller yun, mga lodi. So, tatry natin sukatin, no? Tingnan natin kung maganda sa paa. Nasuwat na natin yung sapatos. Ang ganda, grabe. Comfortable siya sa paa. Ano? Maganda. Hindi siya, sakto lang pala sa akin, size 8. Taao, lumaki pa ata paa ko. Sakto na sa akin yung size 8, no? So, comfortable siya sa paa. Maganda siya. Ano? Para sa panlaro, di ko alam. Pero, tingnan nyo na lang yung ibang mga vlogs ng mga, naglalaro ng basketball. Kasi ako hindi na ako nakapaglaro. Busy na sa trabaho. Ngayon dati yung kabataan, nakapaglaro pa. Ngayon hindi nagaano. Maganda siya. Maganda sa paa, maganda sa otin. Malambot yung paddings niya. Pati yung mga cushion, yung mga kutsyon-kutsyon dito sa loob. Malambot. Masarap sa paa. No? So, yun na. Overall, sa halagang 3.5. Tapos, signature shoes pa siya. Local brand, oo. Sulit. Tapos, hilig mo pa magmalik na ng sapato. Sulit na sulit talaga. Mga kasyupa. No? So, salamat sa panonood. Saka, Sir Carlo Ople, Big Boy, Sir Big Boy Cheng, yun, mga idolo sa shoe vlogging. Yun, sana balang araw. Ano? Pag nagtagal-tagal tayo, sana makasama ko kayo sa isang screen. Yun mga pangarap ng mga shoe vlogger eh. Makasama si Sir Carlo Ople, si Sir Big Boy Cheng, makasama sa isang vlog. Ano? So, Sir Carlo Ople, saka Sir Big Boy Cheng, no? Sabi nga ni Kong TV, no? Law of attraction niya. So, iniisip ko na makasama ko kayo sa isang screen. So, balang araw, makasama ko sa isang screen. Kahit tumanda na kayo at mag-50, basta makasama ko kayo. Yun lang. So, bye-bye mga kasyupa.